Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito, sa udyok ng Espiritu Santo. Ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipo nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya dapat at pwede pa po tayo magbatian ng Happy Easter. Napakatagal, no? Siguro sabi nyo, napakahaba naman pala ng Easter season. At napakahalaga po noon, huwag nating kalilimutan ang maraming binibilin ni Kristo sa atin sa kanyang muling pagkabuhay. No? Araw-araw, marami naman tayong tinatanggap ng mga habilin, di ba? At ngayon, malapit na rin ang Pasukan, marami nang binibilin, ang mga eskwelahan, ang ating mga magulang, araw-araw. No? Bilang estudyante, ano po mga natatandaan ninyong laging binibilin sa inyo bago umalis ng bahay? Well, andyan yung umuwi kagad ng maaga. Nandyan yung magpapatuyo ng pawis. Nandyan yung tignan yung nilalakaran, tignan pagtumawid.
at isa sa matinding binibilin sa atin, huwag kalimutan ang ID. Dahil tandaan natin, no ID, no entry. Hindi tayo papasukin. Yun ang masaklap, ano, ang layo pa naman ang pinanggalingan mo, wala kang ID. Yung iba madaya, nagbabatuhan, nagpapalitan ng ID. No? Mga style din, no? Ng mga estudyante. Kaya sisiksik sa marami kasi nga iba yung ID ng suot niya. Alam natin na mahalaga ang may ID. Yan ang isa sa matinding bilin sa atin. Ang mga habilin sa atin araw-araw. Pero paano natin hinaharap ang mga bilin na ito? Mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, nakatanggap na naman tayo ng isang bagong bilin. Bilin na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad, habilin na iniwanan ni Kristo sa kanyang mga kaibigan. Wala na pong ibang hiningi si Kristo sa kanila. Wala na pong ibang binilin si Kristo sa kanila, kundi ang magmahalan. Magmahalan kayo, mahalin ninyo ang isa't isa, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan po at wala nang iba pa, wala na siyang hinangad pa, wala na siyang inasampa sa kanyang mga alagad at kaibigan, kundi ang magmahalan sa isa't isa. Di po ba yan din ang hangad ng bawat magulang? Para sa kanyang mga anak, na makita silang nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan. Ang sakit-sakit sa magulang na marinig niya yung kanyang mga anak nagbabangayan. Ang sakit sa magulang na makita niya sa harap niya na nag-aaway ang kanyang mga anak. Kaya I am sure, araw-araw yan ang dasal ng magulang. Lord, sana maging mapagmahal ang mga anak ko sa isa't isa. At yan din po hangarin ng Diyos sa kanyang mga anak na makita tayo, nagmamahalan tayo. Alam niyo po ba na bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad at kaibigan ni Kristo, yan ang ating ID. Yan ang ating identification card. The card of love. Na kapag tayo po ay naging alagad ni Kristo, na kapag tayo po ay sumunod kay Kristo, you have to wear your ID all the time, everywhere. You always wear the ID of your love. Lagi tayong magsuot ng isang pusong marunong magmahal. Pero yung pagmamahal na sinasabi ni Kristo ay yung pagmamahal na kagaya ng sa Kanya. Kaya nga sabi niya, love one another as I have loved you. Ito daw po yung bagong utos. Kasi dati, love your neighbor as you have loved yourself. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ano ang mali dito minsan? Ang problema ay ganito. Paano kung wala kang pagmamahal sa sarili mo? Paano kung madaya ka magmahal sa sarili mo? Nagpapalipas ka ng gutom, hindi ka nagpapahinga, hindi ka nagpapa-check up, kung anong ginagawa mo sa katawan mo. Where is the love for yourself? Where is the respect? Where is the care? Nasaan ngayon yung pagmamahal? Kaya siguro sabi ni Kristo, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Dahil ang pagmamahal ni Kristo, walang daya. Walang pagpapanggap. Walang hinihintay na kapalit. At pinatunayan niya yan hanggang sa krus. Minahal niya hindi lamang yung mga taong sumunod sa Kanya. Minahal niya hindi lamang yung mga taong humanga sa Kanya. Kaya nga po, nasan daw siya? Saan siya madalas makita? Doon sa mga makasalanan. Yung mga maniningil ng buwis. Yung mga nangalunya. Yung mga naging masama. Lahat sila minahal ni Kristo. At hanggang krus, hanggang kamatayan, ito ang pagmamahal na binibilin niya sa atin ngayon. That is what you call true love. Ang pagmamahal na walang pagpapanggap. Ang pagmamahal na walang hangganan. Yan ang magandang tanong sa atin ngayon. Nagmamahal ka nga. Kanino lang? Nagmamahal ka nga. Tuwing kailan lang? Tanungin natin ang sarili natin. Marunong pa ba tayong magmahal nang walang pagpapanggap? Marunong pa ba tayong magmahal nang hindi naninino, nang hindi napipilitan.
Minsan po ay may isang kwento ng doon sa EDSA dati na mayroon pong tinatayong building na napakataas. At dahil mataas na po yung building, malalim na po yung hukay. At doon na po sa lalim ng hukay na yon, isang jeep na punong-puno ng pasahero ang nahulog. Of course, in-expect nila lahat patay na. At nung tinignan nga po nila, aba mga bangkay na. Duguan na sila. At dumating po yung mga rescuers at kinukuha na po yung mga katawan nila. May nakuha daw po sila isang babae, isang lalaki, magkayakap, patay na. Pero nung pinaghiwalay po nila yung katawan ng dalawa, nakakuha sila ng baby sa gitna nila. Buhay. The only survivor. At ganun daw magmahal ang isang magulang. Yayakapin lahat ng hirap. Yayakapin lahat ng sakit. Yayakapin kahit kamatayan. Alang-alang sa minamahal na anak. Di ba't ganun din ang pagmamahal na pinakita ni Kristo? Niyakap niya lahat. Niyakap niya kahit ang mga nakasakit sa kanya. Kahit ang mga hindi tumanggap sa kanya. Mga kapatid, patuloy natin pinagninilayan ang dakilang ginawa ni Kristo sa atin. Ang kanyang pag-aalay ng buhay, ang kanyang bagong buhay. At ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, binibilinan po tayo ni Kristo magmahal, pero ng tama, pero ng walang pagpapanggap, pero ng hindi napipilitan. Dahil tatandaan po natin, bilang mga Kristiyano, ito ang ID natin. Bilang mga anak ng Diyos, ito ang ID natin. Dahil pag tayo humarap sa Kanya, ito lang ang policy niya. Wear your ID. Dahil kapag humarap na po tayo sa Diyos, ang hahanapin niya, where is your love? Where is your ID? Mga kapatid, sa araw na ito, salamat sa Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Salamat sa Diyos sa kanyang iniwang pagmamahal. Patuloy po natin at araw-araw na sikaping isuot, isabuhay, ang ID ng ating pagmamahal. Dahil sa langit, no ID, no entry. Happy Easter po sa inyong lahat. Amen. Dying Jesus saw when he closed his eyes.